Magandang buhay mga kompadres, update ko po kayo sa mga pananim nating gulay. Ngayon po pumunta tayo sa likod bahay, titingnan po natin siya. At tutorial po ulit tayo ng panibagong punla natin ng pechay. Tara po, samahan niyo ako. Ito na po pala yung ano, yung sa pechay natin. Ito po yung parang ano pa lang siya. One day sabay hapon ako nagtanim nun, yun hapon, yun one day and ayan o, meron na siya. Pechay na po yan, tapos ito pa, dalawa, ito pa, saan pa ba, ito, tapos ito, halitaw na po, one day pa lang po. Yan, ito pa. Tapos, ayun. Halos marami na rin pong litaw. Baka bukas po lalabas na yan. Ayun, yan. Kokopit po yung ginamit natin na lupa dito. Kokopit. Kung wala naman pong kokopit, o ano, kasi tinesting ko po kung talagang effective yung kokopit. Kasi ito, effective talaga siya. Maganda. Kasi kokopit nga. Medyo kamahalan lang, isang plastic na ganito. Sabi isang ganito lang na puno niya. Naglilas siya ng ano, ng 50 pesos. Diba? Medyo mahal lang, pero os lang yun. Kamahalan lang, 50 pesos ang ano. Kasi kung lupa, medyo makatipid kayo kasi ano. Kung may lupa naman kayo, bili lang kayo ng organic soil. Pwede nyo ng ano yun. Ngayon, mag-seedling tayo dito sa lupa. Naka-prepare na to nung isang araw. Ayan, naka-prepare na siya. Bali, i-ano na natin siya. Lagyan natin ng pechay. Titingnan ko kung anong kalalabasan nito pag sa lupa. Yung bago nating seeds na binili na hybrid. Ayan po, update din po dito sa mga gulay natin. Ayan. Sili po yan, sili. Lalakan na nila. Ito, yan. Yung iba dyan, wala nang laman. Kasi, ano, ayun nga. Namapya ng mga bulinggit na daga. Ayun, ganun talaga. Mas nauna pa silang umani. Pero, ayun nga. Ingatan na natin tong mga to. Minsan po, pinapasok ko to sa loob. Sabi, ito naman yun ngayon ilalagay natin. Ayan. Ito yung sili. Ayan. Tara po. Sama niyo ako. Ayan po mga kompadres. Prepare na po natin yung paglalagyan natin sa kanila. Ngayon kuhanin natin yung mga natira natin ng makaraan. Ayan. Ito. Lagyan natin dito. Konti lang. Mga matitira dyan. 100, ano lang naman. Bato.
Dalawa-dalawa na. Ox lang yun. Oops. Tatanim ako. Ano yun? May nabili. Ayan, okay na po siya mga compadres. Testingin natin ito ulit sabay. Tiligan nyo agad. Pansinin nyo, hapon ako naglagan to. Kasi po, mas maganda po pag hapon. Yun daw mas maganda kasi pag nag-transplant din kayo hapon, para mas ano, kunyari lalipat kayo hapon para yung init hindi ano, hindi ganun kasakit sa halaman. Tsaka itong peche kailangan nasa lilim yung ano, pag lumaki na sila. Diligang agad natin. Pala shoutout nga pala kay paring Dan yan, paring Dan sa Tagaytay siya ngayon. Pupunta ako dun sa shop nila, magbablog ako dun, abangan nyo yan. Magbablog tayo dun, kukontent natin yung ginagawa nila dun.
May mga tanim din sila doon, kamatis. One day lang din siguro, angat na rin yun. Pansin ko lang ah. Para mas maganda sa kapit. Pero tinesting ko lang din to. Ano pa. Ayan po, shoutout na po tayo. Papasalamat po pala tayo sa mga kaibigan nating sumusuporta palagi sa atin. Yan, unang-unang papasalamatan natin si Alex Capilus. Yan, shoutout sa'yo pre. Ingat ka dyan sa pagtatrabaho mo. Kahit lagi kang nadaan dito sa bahay, thank you. Napapasalan mo ako. Yan, maraming salamat sa'yo. Pati kay Marlon Baay. Yan, thank you rin pre. Salamat, maraming salamat sa tulong mo na nagbigay ka ng tip para sa akin, kung para sa motor o sa papel ng motor. Yan, maraming salamat. Nga pala rin kay Paring Dan. Yan, shoutout sa iyo. Yan, shoutout pala sa iyo pre. Maraming salamat sa pag-suporta mo sa channel natin. Ingat ka dyan sa Tagaytay, malamig. Kaya mo, papasyal lang kita dyan. May kilala nyo rin po yung kumpare ko na yun. Pati rin pala kay Goyong na kumpare kong ano. Hindi ko alam kung saan pumupunta. And shoutout sa'yo pre. And congrats. Kasi ikakasal na yung tatay mo. Kailan ka ikakasal? Yan. Congrats sa kay Kuya Bunso, pati kay Ate Au. Yan. Pupunta rin po tayo dun sa kanila, sa kasalan nila. Kasi ni-invite nila tayo. Bibideoan din natin yung, i-vlog din natin yung kasal nila. Yan, maraming salamat po. Isang magandang hapon na naman pong nabuo natin vlog. Update lang po natin yun sa mga pananim natin na hybrid na pechay. Kasi yung mga nakaraang videos natin hindi po talaga natin maiwasan na gano'n na may papalpak o ano, wala naman talagang ano, ingat lang po kayo sa mga nabibili ninyong mga seeds na peke. Ayun nga, peke lang talaga yun, wala tayong magagawa. Hanggang ngayon, ilang araw na, gano'n pa rin po siya kalaki. Tabayanan po natin itong pananim natin na ayun po. Maraming salamat po ulit and ingat po kayo sa mga bahay ninyo. Abangan nyo lang po yung ayuda sa inyo ng gobyerno. Sana all. And maraming salamat po. Paalam po.